isang mapagpalang oras sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod. Nagbabalik upang muli kayong handugan ng isang kasaysayan. Isang kwento ng kababalaghan na pinamagatang White Lady. Bago natin simulan ang ating kasaysayan, mangyaring makikipindot lang ng subscribe button. Ganoon na rin ang notification bell para parati kayong updated kung may bago akong upload. Parang naduduling na si Paolo habang naglalakad siya patungo sa kanyang taxi. Isang oras din pala siyang nakatulog sa karinderyang kinainan niya kanina, kung saan nagkayayaan silang mag-inuman ng mga kapodriver niya. Ngayon ay wala na sa kanyang tabi. Masyado pala siyang nalasing kanina sa dami pa naman ng kanyang nainom. Para siyang gutom na naman sa alak dahil ilang araw din siyang natenga buhat ng palitan siya ng kanyang operator. Palagi na lang ganito si Paolo. Kahit may influence pa siya ng alak, ay nagmamaneho siya at namamasada. Katulad lamang ngayon. Grabe na ang kanyang hilo, ngunit hindi iyon sapat para huminto siya. Talagang balak pa niyang umikap ng pasahero. Saan ho kayo? Anong ni Paolo sa babaeng kasasakay lamang sa kanya? Pumara ito sa tapat ng isang bar. Diyan lang ho sa biglang napahinto ang nasabing babae at sumingot-singot na para bang may naamoy itong hindi kaaya-aya. Wait, Manong. Kayo ho ba yung amoy alak? Tanong ng babae. Alata sa boses nito na agad itong nainis. Ha? Napakamot na lang si Paolo sa kanyang ulo. Hindi naman na kasi siya makakatanggi na rin dahil dadalawa lamang naman sila sa loob ng sasakyan. Isa pa, hindi pa gumagana ng maayos ng utak niya ngayon dahil sa tama ng alak. Bababa na ho ako, Manong. Umuwi na ho sana kayo at huwag nang mamasada pa. Grabe, mandadamay pa kayo kung sakaling maaksidente kayo dahil sa pagmamaneho ng lasing. Iiling-iling tuloy na sabi pa ng babae kay Paolo bago ito nagmamadaling humaba ng kanyang taxi. Umiwi na lamang si Paolo at biglang pinahururot ang taksing minamaneho niya. Nasarsiyo doon sa babae. Pasahero na kasi sana ito na wala pa. Ang hirap pa namang maghanap ng pasahero sa ganitong oras. Napadaan si Paolo sa tulay kung saan dapat ay nagdadahandaan na siya ng takbo. Dahil palaging may naaksidente sa lugar na ito. Ngunit nanatiling mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Para siyang inahabol ng kung ano sa sobrang pagharurot ng kanyang taxi. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng busina sa kanyang likuran. Dahil doon ay napasulip tuloy siya sa kanyang rearview mirror. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang makitang mayroon pala siyang pasahero. Isa itong babae. Sobrang puti at sobrang haba din ang itim na buhok. Mas siyang tumatakip naman sa mukha nitong ang nakikita lamang ay isang mata nitong namumula sa pagkakatitik sa kanya. Napapikit si Paolo. Iniisip niyang mukhang malala na talaga ang tama ng alak sa kanya ngayon. Kaya naman dinadaya na siya ng kanyang paningin. Natawa pa nga siya sa kanyang sarili dahil kinabahan siya sa nakita. Bali-balita na kasi noon pa na mayroon daw talagang nagpapakitang white lady sa tulay na ito. Lalo lang nga sa mga driver na makukulit na katulad niya. Kung magkatotoo yun, tinatakot ko lang ang sarili ko. Ngingisi-ngisi pang sabi ni Paolo sa kanyang sarili. Sabay harap muli sa manibela.
Halos tumalon mula sa dibdib niya ang kaniyang puso. Nang bigla niyang nakita ang white lady sa kaniyang harapan. Parang ito sa daraanan niya. Kaya naman kahit sinusubukan niyang tapakan ang gas ng kanyang sasakyan, ay hindi ito umaandar. Biglang nabutas ang kanyang mga gulong habang ang nasabing babae naman ay unti-unting gumagapang masakay sa harap ng kanyang sasakyan. Ang laki ang mga mata ni Paolo habang nakatingin sa nasabing white lady. Pakiramdam niya ay nagtatayuan ang lahat ng kaniyang balahibo. Wala na siyang nagawa kundi ang mapahawak na lamang sa kaniyang mga tainga at ipikit ang kaniyang mga mata upang hindi niya ito makita. Takot na takot si Paolo. Panayang sambit niya ng pagdarasal na akibat ang pangakong hindi niya ulit magmamaneho ng lasing. Maya-maya pa ay may mga nanghuhuli ng traffic enforcers sa kanya dahil kanina pa pala siya nakaharang sa daang iyon. Agad namang sumama si Paolo kahit paalam niya namang magkakaroon siya ng problema sa ginawa niya. Sa totoo lang ay nakahinga na siya ng maluwag ngayong may ibang tao nang kapaligid sa kanya. Bigla na lang din namang naglaho ang white lady na nagturo sa kanya ng leksyon. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nawa ay naibigan ninyo ang unting kasaysayan na aking inilahad. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Paalam.